Kasabay ng pagsikat ng Pinoy Big Brother, nakilala rin ng buong Pilipinas ang Orange and Lemons, ang bandang naghatid sa atin ng kantang Pinoy Ako. Pero sino nga ba ang bumubuo sa grupo at paano sila nagsimula? Kilala noong 1990 si Clement o Clem Castro at Marco o Macoy Fundales sa Mariano Ponce High School sa Baliwag, Bulacan. Teacher sa eskwelahan ang ina ni Macoy. Nakiusap ako na papayagan ko siya sa kanyang talento sa pagkanta, pero wag na wag niyang pababayaan ang pag-aaral. Kaya naman proud na proud si Aling Teresita dahil consistent honor student si Macoy. Dating teacher din ang mga magulang ni Clem. Iba ang hilig ko sa kanya kasi nga siya naman talaga ay talented. Honor pupil siya since kinder hanggang at least high school. At scholar siya ng HRM ng graduate. So I'm expecting na sana ako siya maging isang magaling na professor. Pero tila mas malakas ang impluensya ng kanyang ama na isa ring rondalya teacher. Nung maliit pa yan talagang hilig na niya music. As a matter of fact, sinasama ko yan sa pagka nagtuturo ako ng rondalya. Hiwalay nag-college sina Macoy at Clem, pero noon nila binuo ang kanilang unang banda. Nang mag-disband ang grupo, tinatag nila ang unang Orange and Lemons. Nang umalis ang original na drummer at bahista ng grupo, pumalit ang magkapatid na Ace at JM Del Mundo, na dati ng tagahanga ng banda. Graduate ng Drafting at Industrial Technology si Ace. Computer technician naman si JM. Kaya hindi akalain ni Mang Jesus Del Mundo na sa musika sila mapapagpan. Nakontento naman ako sa kanila kasi giniling ko nga sa kanila kung talagang yan ang gusto niyo, ipagbutihin niyo. Kasi habang sikat kayo, ipunin niyo lahat yung nakikita mo. Ilan sa mga idol ng Orange and Lemons ang The Smiths at Morrissey. Pero ang pinakamalaking influensya sa grupo... Sino ba yung mga Western influences? Foreigner? Common siguro sa amin is The Beatles. The Beatles? Yeah. Apat kami. See the hair? See the nose? Ringo? See the nose. Oh. Okay. Mas baba naman siya kay Ringo. Oh. Hindi, pero yun lang. Well, Beatles. Since high school, yeah. Yun yung common. And then kami ni Clem. We're so into the music. The Beatles. Ayon kay Bong Baluyot, manager ng Orange and Lemons, dati pa ay nakita na niya ang potensyal ng grupo. Dream ko lang talaga dito, magkaroon ng isang major label na, design sila. At tupad yun, and then parang sumobra pa. Unang bumuhos ang biyaya sa Orange and Lemons noong nakaraang taon dahil sa kantang Just Like a Splendid Love Song mula sa kanilang unang album na Love in the Land of Rubber Shoes and Dirty Ice Cream. Umuwi ka na, baby. Sa pangalawa nilang album na Strike Whilst the Iron is Hot, naging hit naman ang kantang Hanggang Kailan o mas kilala sa chorus na Umuwi ka na, baby. At nang dumating ang offer na gumawa ng theme song para sa reality TV show na Pinoy Big Brother, Pinoy ako, Pinoy tayo. For the record, it's the first commercial project we ever did. Okay. We were kind of interested, intrigued, and challenged with the thought na, oh, this is gonna be for ABS. And I'm very aware of the Big Brother show abroad, so this is gonna be big, man. Let's try this. At wika nga, the rest is history. And how do you feel about it personally? Proud na proud, kasi talaga kahit sa CR niya, makakasabay. Nakakanta pa rin. Masasayo pa. Habang nag-CR? Pero hindi naman nakakaano yun, di ba? Parang pag nakita ka, uy! Yan na, dali. Di ba sumasayang sa harap niya? Nangyayari yun? Meron. Meron na nakikilala kami dahil sa Shades. Ah, sa Shades. Talakad ka lang, tapos marinig mo. Kakantayin na yun. Pinoy! Ah, kailan ba yung kukuroon pa talaga? I heard that the lyrics were by Jonathan Manalo. Was it ever rewritten? Nung when he gave you the lyrics, pare, ito. May dinagdag lang ako. May dinagdag ka lang. Okay. Yung Pinoy tayo. Ah, okay.
bukod sa Pinoy Ako. Theme song na rin sa commercial ang Abot Kamay at kasama naman sa soundtrack ng isang pelikula ang Blue Moon. Tila hindi na mapipigilan ang tagumpay ng Orange and Lemons. Kamakailan, tinanghal silang Artist of the Year ng isang rock station. Isa rin sila sa tumugtog sa closing ceremonies ng Southeast Asian Games noong Lunes. Wala pa rin pagbabago sa kanilang personal na pamumuhay. Sa katunayan, nagko-commute pa rin sila papunta sa kanilang mga gig. Nagko-commute ka expressway, South Expressway from Bulacan to Manila. Express na jeep. Pag-commute ka, tuwing may gig kami, nagsisimula kami yung ako. Until now, nagko-commute pa rin kayo? Pa rin kami, babas. Pero saan nga ba nakuha ang pangalan ng banda? Back in 1999 kasi, we were thinking of a new name for the band. And lahat kami, the members, suggested a few names. And may isa kaming napili, which sounded so good to us. Orange and Lemons. So, yun yung napili namin. Nalaman namin na bukod sa pagtugtog, may iba pang hilig ang grupo. Gusto namin mag-ano, news anchor sa TV. Ah, okay. Ako sana ako, magandang gabi ba yan? Yeah! Totoo. I mean, ano maganda yung trabaho mo? Oh yan, you heard it here first. Gusto ko nila maging newscaster. Pero ano siguro, we'll stick to music. Music muna. Yeah. Yung kasing ano, yung mga nakikita mo sa TV, part of promotion kasi. Parang galing yung umakting ah. Talaga? Normal yun. Sa comedy. Pwede. Pinaka-comedian. As of now, siguro we'll just do what we do best. Just play. Just play and make music. Hindi natin masabi kasi. Nakbala mo mag-action star, no? Hindi mo yung sabi. Pag baka may bold movie na offer, diba? Sa kabila ng kasikatan, may hinahanap pa ang grupo. Pero what do you miss most? Yung bago kayo naging Orange and Lemon sa Pilipino, sa buong Pilipinas. Ayan, nang miss namin yun. Sa nakasagutan niyo, di ba? Tulog. Kama. Free time. Tulog. Siguro it would have to be the time we spend with our family. And I just hope they still understand. I just hope na pag-uwi namin, bukas pa rin yung pinto. Ilang araw na ba kayong hindi umuwi? Sometimes you don't go home for a week or so. Cause this angel has flown away from me. Pero hindi tulad ng kanilang idol na The Beatles. Hindi raw sila magkakawatak-watak. We pressure our relationship as a band and as friends. Kasi yun ang magpapatagal sa amin. At the end of the day, it's gonna be the four of us. Sharing a room and, you know, quiet time together. Dahil sa patuloy na pagtangkilik at pagkilala sa Orange and Lemons, maglalabas na sila ng ikatlong album na tiyak naman aabangan ng kanilang mga tagahanga.